Okay, good morning sa inyong lahat mga ka-idol. Welcome sa aking channel, Earn Style Concept Multicab Cebu. Okay, andito na naman tayo mga ka-idol. Shout out po sa lahat ng mga ka-idolan ko dyan. Ito po yung bagong release na unit namin mga ka-idol, Suzuki DA63. Customized na po yan mga ka-idol. Yan po, makikita nyo po yung kanyang bumper. Customized bumper na po yan, pati yung kanyang headlight. Tapos may grill din siya. Yan po mga idol, kinu-customize po namin yung kanyang headlight. Headlight po ng D64W yan. Tapos yung kanyang hood, 5 year na po yan mga ka-idol, saka yung sa kanyang pinder. Naka 15 inches magsum mga ka-idol. Customized bumper, may 4 na paglam. Tapos may stainless sidebar. Request po ng owner yan mga ka-idol. Tapos customize rin po yung kaniyang upuan sa harap mga ka-idol. Kinu-customize po namin Recaro type. Yan po mga idol, pinalitan namin. Yan, maganda yan mga idol. Dito kasi sa amin mga ka-idol, order basis kami. Kaya yung customer, pwede sila maka-request kahit anong setup yung gusto nila, kahit ano yung ipalagay nila. Kaya yung presyo din namin, magdepende rin sa setup na unit. Walang problema dito sa amin mga ka-idol, pwede kayo maka-request kahit na ano. Yan po yung upuan niya sa harap, naka-Recaro type. Yung unit na po yan mga idol, Suzuki D63, 4x4 manual, aircon, power steering, saka bago na po yung kanyang stereo. May stainless sidebar, yung sidebar na yan ay stainless. Request po ng customer yan mga idol, yung design na yung ginagaya namin. May sample kasi siyang binibigay, sinusunod lang po namin. Tapos naka side fender na yan mga idol. Makikita nyo mga idol, may side fender na siya. Tapos yung kanyang stepboard, ibang design na po yan, bagong design namin yan mga ka-idol. Yan po, same price lang po yan sa dating mga stepboard na nakakabit dun sa mga unang lumalabas na unit namin mga ka-idolan. Meron ng canopy, saka folding chair sa likod. Total price po yan mga ka-idol is 235,000. Hindi pa kasama yung ano, yung Recaro type sa harap, saka yung stainless na sidebar. Tapos yung kanyang headlight na D64W. Inaabot po yan total lahat is 255 all in. Tapos mga ka-idol, naka 15 inches rim na yan mga ka-idol. Yan po makikita nyo. Maganda kasi mga ka-idol, pag mayroong side fender, yung ganyang setup, maganda kasi naka 15 inches para sa akin lang. Lured type kasi siya mga ka-idol eh. Iba rin yung mga nakakargador type, yung pang off-road. Yung iba kasi mga ka-idol, nagre-request sila na yung headlight ng D63, papalitan namin ng headlight ng D64. Kadalasan kasi sa mga headlight ng D63 galing Japan, pagdating dito sa Pilipinas, medyo malubog na kasi mga ka-idol, hindi na malinaw. Medyo pangit na tingnan ba. Yung unit mo, sobrang ganda, tapos pagdating sa headlight, blurred yung headlight, mawawala lahat. Mapunta na dun sa headlight yung atensyon ng tao, pangit yung headlight. Kaya ako po mismo yung nagsuggest na gusto nila yung mas malinaw. Tsaka nagsuggest ako sa kanila na palitan natin ang headlight ng D64W. Kasi yung mga headlight ng D64W, yung galing Japan, talagang kadalasan magaganda talaga mga ka-idol, malinis pagdating dito. Baka siguro sa material na ginagamit mga ka-idol ba. May ano na rin siya mga ka-idol, may grill. Yung iba mga ka-idol, makikita nyo sa mga D64W, yung naka-emblem ng Mazda. Bali, papaliwanag ko po sa inyo mga ka-idol, yung Mazda is emblem lang po yun.
Pero yung makina talaga niya ay Suzuki. Iwan po namin dun sa taga Japan, bakit po nilagyan nila ng emblem na Mazda, eh, Suzuki naman yung makina. Yung lahat ng specific niyang nakakabit, lahat ng accessory sa loob, same lang naman sa ano, Suzuki lang lahat mga kaidol. Yung emblem lang talaga yung nilalagay nila, yung Mazda. Kaya yung iba nagtataka. Yung iba magko-comment, Suzuki, pero bakit Mazda yung nakapangalan? Hindi kasi nila maintindihan mga kaidol. Kaya ipapaliwanag ko po sa inyo mga kaidol na emblem lang po yun mga kaidol. Doon sa mga nagtatanong, kung gusto talaga nyo malaman mga kaidolan, yung taga Japan na po yung makasasagot dyan mga kaidolan. Dito po mga kaidol, pwede po kayo mag-request ng design. Pwede kayo maka-request ng kahit anong kulay na gusto nyo. Tapos pre-decals po ako mga kaidol. Pwede po kayo mag-request ng decals, ng mga design. Ililibre ko lang po yun sa inyo mga kaidol, kasi alam ko sa lahat ng mga customer, mga puro naman ang mga mababait. Kaya shout out po ako sa owner nito mga kaidolan, Sir Margal. Shout out kay Sir Margal, sobrang bait na tao po. Kaya yan mga kaidol, total price po niyan lahat, bali 255 all in, kasama na yung customized bumper, yung sa headlight, pinalitan namin ang headlight ng D64W, tapos naka 15 inches mags, canopy at folding chair, naka stainless sidebar. Basta dito sa amin mga kaidol, pwede lang kayo mag-request kung ano yung gusto nyo. Mga kaidolan, pwede po kayo mag-request kahit anong setup na gusto nyo, pati dun sa decals, pwede kayo mag-request ng design, sa kulay, pati dun sa mags mga kaidol, pwede rin kayo maka-request, makapili kayo ng design. Pag malapit na matapos yung unit, magpapadala ko ng sample ng mga mags, papakita ko sa inyo, tapos kung may nagustuhan kayo, ship nyo ulit sa akin, para yun yung kunin ko at ikatabit natin. Pwede kayo maka-request mga kaidol, huwag lang kayo mag-request ng pre, kasi may bayad po ito mga kaidolan. Yung sa mga decals mga kaidolan, pre ko lang po yun mga kaidolan, kasi sa nalalaman ko kadalasan, may additional sana yun, pero ibibigay ko na lang libre sa mga mababayad kong mga customer. Mismo ako kasi mismo yung mga naglalagay ng yung sa decals, kaya ibibigay ko lang libre dun sa mga mababait kong mga customer, kagaya po sa owner niyan mga kaidol. Shout out po ako sa owner niyan, Sir Margal, sobrang bayat na tao po. Shout out po sa'yo Sir Margal, ito na po yung unit mo, bound to buhol po ito mga kaidolan. I-review ko lang ulit mga kaidolan yung full details nito, i-review ko lang ulit. Itong unit na po ito mga kaidol, Suzuki DA63, 4x4, power steering, tapos naka aircon, tinted, meron ng canopy, tsaka folding chair sa likod, naka stainless steel board, stainless sidebar, customized, double, naka side fender, urethane yung kanyang pintura, pre-decals, naka 15 inches mags, yung kanyang gulong, 195x45, low profile typo siya. Tapos naka-customize yung kanyang bumper mga kaidolan, may apat na paglampa. Tapos kung makikita nyo, customize rin kanyang hood niya mga kaidolan. Yan po, customize na yung kanyang hood tsaka yung pinder. At pati na po yung headlight niya, sinu-customize po namin, headlight ng D64W yung ilalagay namin. Total price po niyan, 255,000. Kaya ito mga kaidolan, maraming salamat sa pagpapanood ng video at sa mga nag-subscribe. Thank you at maraming salamat sa inyo lahat mga kaidolan. God bless, ingat po kayo lahat. Thank you.